Thank you, Brother Dom. Good morning, mga kapatid. At masaya ulit tayo na nagkaroon tayo ng pagkakataon. Bagamat bawal ang magkasama-sama right now kasi sa virus, nandito tayo lahat. Masaya tayo na hindi naging adlang ang present condition natin ngayon at tayo patuloy na nandito at nagpapalakas. So I'm encouraging ang lahat na you can ask questions, you can make comments anytime you want kasi hindi naman ito formal. Ito ay isang Bible study na kung saan lahat ay imbitado. Ngayon ang tanong is, bakit ba napakahalaga na malaman ang plano ng Diyos? Siguro mga kapatid, ito yung diskusyon na may mga issues na involved. Kung tatanungin ko kayo, ito yung binanggit ng ating Panginoon. Ang sabi niya rito ay John 17 verse 3, kanyang sinabi na ito yung buhay na walang hanggan. Ang makilala mo, ang iisang tunay na Diyos na iyong ipinadala. Upang makilala mo ang isang tunay na Diyos, ang Ama ang nagsasalita, ang Panginoon ang kanyang ipinadala. So may mga ilang mga paniniwala, lalo na magbibigay ako ng isang halimbawa, napakarami ng iba't ibang reliyon. Yung pinakamalaking reliyon sa ngayon ay ang Katoliko. Ang ilang mga paniniwala ng mga Katoliko ay si Jesus ay kasama ng Diyos Ama sa pagplano at paglalang ng mundo, buwan pa sa pasimula. Sinasabi rin nila na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus. Sa langit ang destinasyon ng mga taong maliligtas. Si Inang Mariyang Birhen ang ina ng Diyos. Ito ay kanilang binabanggit sa tuwing sila ay nagro-rosaryo o nananalangin patungkol sa kay Maria. Naniniwala ang mga Katoliko na meron tatlong persona sa isang Diyos. Pinaniniwalaan din nila na ang kaluluwa na di namamatay o yung mortal soul. Ilan lamang ito, mga kaibigan at mga kapatid, ang ilan lamang ito sa mga paniniwala ng mga Katoliko. Meron pa ba kayong ibang nalalaman o na kanilang paniniwala? Siguro pwede kayong mag-open ng microphone kung meron kayong iba pang paniniwala na alam ninyo na paniniwala nila. Meron pa bang iba? Yung binyag, kuya. Yes. Oo, yung binyag. Tama yun. Nakatulad ng bata pa lang, binibinyagan na. Yes, meron pa bang iba? End of the cross. Yes, tama. Oo. Meron dito? Meron pa bang iba? Ay, kami na. Sabihin mo. Ay, ano yun? Biyernes Santo po. Kaya. Okay, alimbawa, Biyernes Santo, ano yung mga nakikita natin pag Biyernes Santo? Naglalagay po ng abo. Yes, naglalagay sila ng mga abo sa kanilang mga noo. Makikita natin na nagmimisa yung mga pare, yung mga tao ay pumupunta at inilalagay nila yung abo sa noon ng mga bawat miyembro nila o yung mga naniniwala sa kanila. That's a good point. Meron pa bang iba? Magas ka, brothers. Nag-raise sila lang. Yes. Yung father lang nila yung umiinom ng wine, kuya? Oo, lugi ano. Wine lang. Yung iba, hindi niya pinaiinom nung dino, kundi yun lang pari ang umiinom, di ba? Meron pa ba? Yung mga ano ko ya? Sinasamba nila sa statua. Pakiulit. Yung mga ano po kuya, yung mga batang hindi pa po nabibinyagan. Ilalagyan po ng cross sa noo. Oo. Oh. At yung mga bata na hindi pa nabibinyag ang pag namatay, nandun daw sila sa isang paraiso, ang tawag nila dito ay purgatorio, na kung saan nililinis ito, pagkatapos ay sila ay
ay iriaakit sa langit kasi sila ay walang kasalanan. So yun yung mga paniniwala pa nila. O may tinatawag silang mga anghel na mga maliliit o yung mga kerubin. Meron pa ba? Nagpipinitensya po. Yes. Sabi ni Jess, nagpipinitensya, di ba? Pag mahal na araw, yung nagpapa... akala nila na sa pamamagitan ng pagpapasakit sa katawan ay mawawala ang kanilang kasalanan. Meron pa bang ibang paniniwala na kayong alam? Pag namatay, gagala-gala yung kaluluwa. Oh, yung immortality of the soul na halimbawa may namatay, sinasabi nga na o baka may multo, gumagala yung isang kaluluwa kung saan-saan, di ba? So, mga santo po, kuya. Ano yun? Mga santo po. Yes, yung mga iba't ibang yan, yung mga iba't ibang rebulto. At sinasabi nila, at higit sa lahat na ang pag-aaralan natin ay sino ba talaga si Jesus? Ano ba ang dahilan bakit siya pinadala dito? Siya ba'y katulad ng sinasabi na si Jesus ba'y kasama ng Diyos Ama bago siya isinilang? So yun yung mga tanong. So, ang sabi ni Christ sa kanyang panalangin, kung titignan ninyo sa John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang na ikaw ay makilala. Alam nyo, kapag ang isang tao ay magkakaroon ka lamang ng upang makilala mo ang isang tunay na Diyos, kailangan naunawaan mo siya. Kailangan kilalang kilala mo siya. To know him is to embrace him. Para makilala mo siya, ang ating Panginoong Hesukristo at ang Diyos, kailangan alam mo kung ano yung kanilang pinaniniwalaan, di ba? Sa 2 Timothy chapter 4 sa verse 3, binalaan tayo ni Apostol Pablo tungkol sa isang tiyak na paglihis mula sa daan ng katotohanan. Kanina, binanggit ninyo at nakita rin ninyo na may iba't ibang paniniwala ang Katoliko na hindi nakabatay sa Biblia. Katulad ng mga bagay na binanggit ninyo kanina at saka yung mga nakita ninyo. Subalit, ito pala ay prinidik na sinabi pala ni Timothy na mangangati daw ang kanilang tenga. At sabi nila, magkakaroon daw sila ng itching ears, mangangati ang tenga nila. At dahil ayon nila mapapinggan yung mga bagay na ayon sa nakasulat, kung kaya gumagawa sila ng mga bagay na ayon sa kagustuhan ng nila. Nais kong isipin ninyo ito. Sa Luke chapter 2 sa verse 52, si Jesus ay lumago sa karunungan at tangkad ng pagpapabor sa Diyos. Sinabi sa atin na siya ay Diyos, di ba? Kanina lang, maging ang mga paniniwala ng ibang mga reliyon, siya ay Diyos. Pero naiintindihan mo ba ito na paano lumago sa karunungan si Jesus kung siya ang Diyos, di ba? Paano siya magiging in favor ng ating Panginoong Diyos? Paano naging ang kanyang stature at ang kanyang karunungan ay lumago? Ibig bang sabihin, mga minamahal kong tagapakinig, na si Jesus bago siya pumunta sa ibaba, kung siya man ay nakasama ng Ama, inawala ang kanyang talino, itsura, kakisigan, nawala yung identity niya. Hindi ko maintindihan yon kung paano nila maipapaliwanag yon. Sabi, there is one God and one mediator between God and man, the God Christ Jesus. Di ba hindi? Ang tama ay, there is one God, one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Itong kay Timothy na sinulat ni Pablo na sa langit ng Panginoon. But still, tinatawag pa rin siyang anak ng tao, the man, Christ Jesus. So dito, mga minamahal kong kapatid at kaibigan, makikita natin yung kaibahan. Binalaan din tayo ni Pablo na sa paglihis na ito, katulad ng sinabi ko kanina. Ang Diyos ay may isang kumpletong plano. Binalangkas mula sa isang pagsisimula ng paglikha. Kung kaya't inilagay ito sa John chapter 1 sa verse 1. Na inilihis ng lahat ng paniniwala
At binago ang kanilang, binago ang interpretasyon ng John chapter 1 sa verse 1. Happy akong i-discuss ito in detail, pero kakapusin tayo sa panahon. Kung kaya pinapaliwanag ko na nung isinulat ito ni Juan, isinulat niya ito na nakita ni Juan ang pasimula hanggang ang wakas at kanyang isinulat ito. Ang plano ng Diyos mula sa pasimula ay si Kristo ay nasa isip na ng Diyos. Nasa simula pa lamang habang wala pa siya sa physical. Hindi pa siya umiiral, hindi pa siya gumagana, or hindi mo pa siya nakikita, nasa plano na siya ng Diyos. Ang tanong ay mga kapatid ay, nasa plano na ba tayo ng Diyos? Siguro sasagutin natin pamaya. Tignan natin, let's say in John chapter 3, sa verse 35. The Father loves the Son and has given ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang anak. Nung siya ay nandito sa lupa, hindi ba't hindi? Ang sabi niya, hindi ko nalalaman, walang nakakalam ang muli kong pagbalik ni ang anak ng tao, ni ang mga anghel. Subalit ang Ama lamang ang nakakaalam ng muli niyang pagbalik dito sa lupa. At ngayon, nung siya ay nasa langit na at nasa kanan ng Ama, ibinigay na sa kanya ang lahat ng mga bagay nito. Natupad ang John chapter 3. After niya, maluklok sa kanan ng Ama. Pero, bago pa man siya, nang nandito siya sa lupa, hindi rin niya alam kung kailan ang muli niya pagbabalik. Kahit na hindi ganito ang kaso, inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsasakop sa ilalim ng mga paa ni Kristo. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikita ang lahat ng mga bagay na inilagay sa ilalim niya. In other words, sinabi ni Pablo na hindi pa natin ito lubusang nakikita. Walang iniwan to mga kaibigan, mga kapatid, na sa panahon ni Abraham, na kung saan sinabi ng Diyos na umalis ka dyan at ibibigay ko sa iyo ang lupang pangako. Umalis si Abraham, subalit partial pa lang, hindi niya nakikita yung kabuuan ng pangakong ito. Hindi din niya alam na nasa kanyang pagsapit sa lupang pangako ay may mga nakatira doon. Hindi rin niya alam na siya ay bibiyayaan ng napakaraming supling kasama natin. Sapagkat alam naman natin lahat na 100 years old nang siya ay nagkaroon ng kauna-unahang anak mula kay Sarah. So yun yung mga bagay na dapat iniisip natin na hindi pa natin nakikita ang lahat ng mga bagay. Pareho din ng kay Kristo at pareho din ng plano ng Diyos. Sino makakapagbasa nito sa Jeremiah chapter 1 sa verse 5? Sinong may Tagalog? Brother Dom? Meron bang may Tagalog Bible na ngayon? Ako na lang po dito. Sige. Jeremiah chapter 1, verse 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. Bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Yes. So pansinin ninyo maigi itong verse na ito sapagkat napakahalaga na kasi nasabi niya dito bago ka pa ipinaglihi Jeremiah ikaw ay wala pa sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. At ikaw, bago kay pinanganak, ay ginawa na kitang isang propeta. Ngayon, ang tanong ay, nung bang lumabas si Jeremiah mula sa sinapupunan ng kanyang ina, propeta na ba siya o hindi pa?
Sa tingin ninyo, isa na ba siyang propeta o hindi pa? How about Brother Dom, sa tingin mo? Hello? Naririnig niyo ba ako, mga kapatid, o hindi? Malino ba? Naririnig na ko yan. Ah, okay, sige, thank you. Okay, in other words, tutuloy natin ah. Bago pa pinanganak si Jeremias, ang sabi, ang ginawa na raw siyang isang propeta. The question siguro ay, isa na ba siyang propeta nung siya ay isinilang na mula sa pagkabata? The answer is no. Kailan ba naging isang propeta si Jeremiah? Noong lang na-anoint siya bilang prophet. Pareho yan ng paglaki ko, gusto ko maging isang teacher. Kailan ako naging teacher? Noong ako ay nakapasa at nakapagtapos. Doon lang magiging ang title ko as a teacher. Pero hindi pa ako teacher. Isa ko lang pangarap yon. The same principle na sinasabi rin natin na nakita natin na ang Panginoong Jesucristo ay isang ay anak ng Diyos at anak ng tao. Subalit, hindi siya maaring maging katulad ng isang Diyos sapagkat siya ay ipinanganak. The mere fact na ipinanganak ang isang tao ay may pinagmulan. At alam naman natin na ang Diyos ay walang pinagmulan. Okay, pareho natin, sabi niya rito, in Ephesians 1 verse 4 and 5, sabi niya, bago palikain ang sanlibutan, pinili na niya tayo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesus o ni Jesus Kristo. Iyan ang kanyang layunin, mga kaibigan at mga kapatid. So siguro nagtataka tayo, bakit sa dinami-dami nandito tayo ngayon, nagikinig, or bakit tayo ay kasama sa mga practice na katulad nito at sa pagsasaliksik ng salita. Kasi nga, ang lahat ng tao ay pinipili ng Diyos. Lahat tayo pinipili, subalit hindi lahat naman ay sumasagot sa tawag. At sinabi yan sa Ephesians 1 verse 4 and 5. Okay, ano ba ang plano ng Diyos? Paano may sasakatuparan ang plano ng Diyos? Siguro ang kahulugan ay makikita natin. Importante na makita natin na mayroong tinatawag na binhi o yung pinagmulan ni Jesucristo mula sa siya'y anak ni Abraham at anak ni David. Siya'y magiging hari magpakailanman. At ang pag-aaring ito, mga kaibigan, ay espesyal. Espesyal sapagkat ito'y bibigay ang lupa again. Na nawalan na ng kabuluhan ang paniniwala na aakit sa langit sapagkat bibigyan ang binhi ng isang special na lupa. And then ang pangatlong pinakamahalagang bagay, maraming tao na magmamana ng lupang ito magpakailanman. Forever, mga kaibigan at mga kapatid, ito'y pangako ng ating Diyos. Siguro, alam natin na kapag ang Diyos ang nangako ay tutupa rin, hindi katulad ng tao, minsan nangangako ng isang bagay, hindi natutupad sa tamang panahon, di ba? Subalit iba ang Diyos. Kung ano yung pinangako niya, kanyang itinutupad. Nagbigay ng binhi, bago lalangin ang sanlibutan, at ito'y sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon ng special na lupa, nawala ang Israel, subalit bumalik noong 1948. At ang future, marami ba ang makakapunta sa karya nito? Yes, kung tayo ay susunod sa kanya. Magpakailan ba? Yes, ito'y magpakailanman. Ngayon, ano ba ang kahulugan ng pangako na binabanggit? Pangako na isang walang hanggang kaharian. So, tignan ninyo yung puzzle, mga kapatid, na inilagay ko, pangako ng Diyos, Edenic, Abrahamic, Davidic na ating pag-uusapan ito sa mga darating pang lessons. Pangako ng lupa, ito kay Abraham. Pangako ng hari, ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang people, ito yung tayo. Ito yung pangako na kung saan pinagdugtong-dugtong natin at ito yung kabuuan ng pangako na ito. Hindi maaaring mangako ng Diyos ng lupa at ang hari kung wala naman ang tao. Sino sasamba sa kanya? Yun ang ibig sabihin kung bakit napakahalaga ng subject na ito. Ngayon, walang hanggang kaharian. Ito yung
napakahalagang kaluwalhatian ng Diyos. Sa John 1:14, at sabi niya, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian na gaya ng sa bugtong ng bugtong ng Ama. Ibig sabihin, yung anak ay nakita niya and the word became flesh. Alam din natin na siya ay babalik dito. Ngayon itong si Jesus ay tinanggap mula sa langit at ang sabi niya sa atin ay nakikita mo na ako'y paparoon mula sa langit. Ako din na gaya ng nakita ninyong mula sa lupa ay bababa na physical. So, ito yung mga bagay na ating aasahan pagdating ng ating Panginoon. Lalago ang kanyang kaharian hanggang mapuno ito ng sa buong mundo. Sabi sa Daniel chapter 2 sa verse 35, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. The question is, sino itong bato na ito? Di ba't ang kasagutan ay ang ating Panginoon? So ito yung future. Ito yung mga magaganap, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, lahat ng mga argumento, lahat ng mga diskusyon na ibinigay natin kanina at ipinapaliwanag natin tungkol sa ating Panginoon at sa kanyang doktrina, tanggalin na natin yung lahat. Pansinin lang ninyo itong 1 Corinthians 15 verse 28 at isipan natin maigi. Sino man ang inyong mga kaibigan, paniniwala nila, ito ang makakasagot. Ito lamang verse na ito ay sapat na. Sapagkat kung aking babasahin, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papa sa ilalim sa kapangyarihan ng Diyos. Na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayong lubusan, mag-ahari ang Diyos sa lahat. Hindi ba't napakaganda nitong verse na to? Hindi ba't ito'y sapat na kapag kalimbawa ay nakipag-usap tayo sa ibang mga reliyon? Na kahit nasabihin nila na si Jesus, ang Diyos, iisa lang o kapantay, paano kaya nila sasagutin ang sulat ni Pablo mula sa Korinto? Na matapos ang lahat, sabi niya, kung ang lahat ng bagay sa lupang ito sa ngayon, tapos na, at ang paniniwala mo ay mali, ito na lang ang ating isipin. Magpapasa ilalim si Kristo na Diyos? No. Magpapasa ilalim si Kristo na anak ng Diyos sa kanyang Ama na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan sa kanya. Di ba napakaganda nitong verse na ito? Ngayon, bakit ba kailangan maging anak ng Diyos si Jesus? Siguro sagutin ko na ito. Kasi may perpektong ipinakita si Jesus. Ito yung katangian ng Diyos. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Napakahalagang concept ito, mga kaibigan. Sa Christadelphia, ang tawag nila sa English ay manifestation. Sabihin, nakita. Kung nakita mo ko, nakita ko na ang Ama. Walang iniwan yan kung ikaw ay nagtatrabaho sa Globe or sa PLDT. Pagka ikaw ay tumatawag kasi nasira ang linya ng telepono mo at ikaw ang operator ng Globe, sasabihin mo, Globe, magandang umaga. Kaya PLDT, magandang umaga. Pero hindi naman ikaw si Globe, di ba? Ikaw naman ay hindi rin si PLDT. Ikaw ang pangalan mo ay alimbawa ay si John Vincent. So hindi mo sasabihin, ito si John Vincent, magandang umaga. Hindi, kasi si John ay nagre-representa ng Globe o ng PLDT. At yun ang ibig sabihin din. So si Christ, nire-representa niya ang Ama. Kaya sinabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Sapagkat siya ang perpektong halimbawa ng daan patungo sa Diyos. Walang ibang daan. John 14 verse 6 and 7, walang ibang daan. Sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. Isa lang. Wala kang ibang dadaanan maliban sa kanya. Kaya siya yung perpektong daan. Siya yung katangian ng manifestation ng ating Ama. Kaya ang nakakita sa kanya, nakakita na sa Ama. Yun ang malinaw kung bakit siya anak ng Diyos. Question,
Bakit naman siya anak ng tao? Bakit naman kaya anak naman ng tao si Jesus? Meron bang gustong sumagot? Kasi po, pinanganak. Kasi po, pinanganak po siya ng tao, kuya. Very good. Tama. Kasi una, pinanganak siya ng tao. Meron pa bang iba? That's a very good point. Kasi bakit kailangan maging anak siya naman ng tao? Diba? Anak ng Diyos, tapos anak ng tao. Ang sabi kasi, pinanganak siya ng isang babae o ng tao. Tama. That's very good. Kasi nga, pinanganak siya, kaya siya anak ng tao. Maliban doon, meron pa bang iba? Meron pa bang iba? Bakit ibinigay sa kanyang ang anak ng tao at ang anak ng Diyos? Meron pa ba kayong ibang gustong... Yes? O kung masyadong mahina ang boses ni Ate Nor. Sabi, pinakita daw para niya na from mortality ay magiging immortal ang tao sa pamamagitan ni Jesus. Tama rin yun? Meron pang iba? Medyo lakasan niyo ang boses niyo. Hindi katulad ni Ate Nor. Mahina ang boses. Meron pa ba? Opo, kuya. Sige, yung mga kapatid, I'm sure alam naman ninyo to. So, i-share natin to para yung mga ibang mga nakikinig na hindi kapatid. Siya po yung magiging tagapamagitan po, kuya. Yes. So, mediator siya between God at ng tao, si Jesus. Kaya siya tinawag na Son of Man. Tama, isa na rin yun. Meron pa bang iba? Meron pa bang iba? Bakit siya tinawag na anak ng tao? Ano sa tingin ninyo? Siya ay may katawang tao. Okay. Pwede mo bang elaborate yon? Kung ano yung meron, makikita mo sa isang tao, ganun din ang sinasa kanya. Dahil siya ay merong kalikasan ng tao, yes, sa physical, nakikita mo, meron siyang eyes, nose, ears, kabuuan ng tao. Ano pa? Meron pa bang special? Bakit special na ginawa siyang anak ng tao ng ating Panginoong Diyos? Siya yung magiging halimbawa na tutularan natin. Kasi ang Diyos hindi naman natin nakikita. Kaya sa kanya niya inano yung mga lahat ng karakter ng Diyos na siyang magiging model natin. Very good suggestions kasi para natin tularan si Christ. Tama nga naman yan. Sabi niya, yung nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Kung ano yung ginagawa ko, siyang ginagawa, siyang sinasabi ng Ama. Kumbaga, sinabi din ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Tularan ninyo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Very good point din yon. Meron pa bang iba? We still have plenty of time. Maganda yung magkaroon tayo ng malinaw na discussion. Meron pa bang iba? Bakit kaya nagplano ang Diyos na lumalang ng isang espesyal na tao sa katauhan ni Jesu Kristo para sa atin? Ano kayang dahilan? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. For God so loved. Yes, John 3:16, sabi uli ni Ate Nor, for God so loved the world that He gave, dahil mahal niya tayo, kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Again, lahat ng mga binanggit ninyo ay tama. Meron pa ba? Mayroong isang bagay pang, actually, isa, dalawang bagay pa na mahalaga. Alam niyo ba kung ano yon? Kuya, yes, siya, siya yung namatay para sa, ano natin, kasalanan, para mailapit tayo uli sa Diyos. Okay. Siya yung alay. Reconciliation, to reconcile us to God. Okay, that's a very good point, pero mahabang subject yan.
magandang point 'yan. Actually tatandaan natin na si Christ ay nagre-representa tungkol upang mailapit tayo sa Diyos. Subalit hindi siya yung magsasubstitute ng kasalanan natin na kukunin niya. So, iba yung substitution at iba din naman yung nagre-represent, magkaiba. Sabihin, sabihin nga niya, for God so loved the world that whosoever believe, yung maniniwala lang sa kanya, will have everlasting life. Siya lang yung ating kasalanan na hinugasan niya doon sa mga mananampalataya sa kanya. Subalit ito ay limitado lamang doon sa mga tao na naniniwala sa kanya. Obviously, kung hindi ka naniniwala sa kanya, hindi ka makakakuha ng pribileyo na ito. So, that's a good point din na siya yung maglalapit sa atin sa Ama. Kumbaga, from faulty, mula sa pagkakamali to faultless, hanggang sa mawala yung batik o yung dami kasi inilapit niya tayo. Unless, magsisi ka. Meron pa bang iba? Malapit na dun sa sagot na yon. Meron pa isa. Alam niyo ba kung ano? Kasi siya yung magiging judge. Tama ba? Tama ba siya ang maghuhukom sa atin? Tama. Ngayon, kung huhukuman ng ating Panginoon ang tao, kailangan malaman niya at maintindihan niya yung pakiramdam ng tao. Kailangan maramdaman niya kung paano sasaktan ang tao at alam din niya kung paano magkaroon ng compassion, magkaroon ng mercy, magkaroon ng forgiveness. Kasi kung hindi niya, kung ang magbibigay ng paghukom ay ang Diyos, napakasimple lang ang sasabihin niya, right and wrong. Nagkamali ka ba? So you are worthy of death. Hindi ka ba nagkamali? So you can have eternal life. Pero this one is Jesus Christ. Kasi siya lamang yung ating hinihinga ng awa. Sino man sa atin, siguro lahat naman tayo nagkakamali sa buhay. Tama ba? Lahat tayo, may pagkukulang ba tayo? That's the same principle din. Hingi tayo ng awa sa Panginoon, and then through the mercy, patatawarin niya tayo. Iaharap niya tayo ngayon sa kanyang Ama na faultless, ng kasalanan. Kasi nga, inako niya yung supposed to be na kasalanan sa atin. Kasi napakasimple naman ang formula. For the wages of sin is death. The question is, nagkasala ka ba? Yes, you are worthy to die. Pero since naman na through Jesus Christ, yung equation ng formula ng for the wages of sin is death, pinalitan na ito na through the mercy of Jesus, we will be saved. Okay? Sabi nga, siya'y anak ng Diyos at ang maging anak ng Diyos, Jesus, anak ng tao sapagkat tinawag siyang Emmanuel. Ay, ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. Kaya't nakikita ng mga tao ang isang buhay na halimbawa ng isang taong nagpapakita ng katangian at kaluwalhatian ng Diyos. So, kung nababasa natin ang Biblia, si Jesus ang salita ng Diyos na ginawang laman. So, lahat ng mga tao na nakakita kay Jesus during that time, siya yung walking Bible. Kung ano yung sinasabi niya, yun ay nanggaling sa Ama. So every time we also read the Bible, nagbabasa tayo ng Biblia, and then we share it to others like now, para na rin tayong walking salita ng Diyos na nananalay tayo sa atin. Kasi tinotrow o ibinabato natin ang salita ng Diyos sa ibang tao ay pinapangalan natin sa Kanya. So bakit namatay? Bakit kailangan mamatay si Jesus? Kasi nais ng Diyos na maging bahagi tayo ng Kanyang plano. In other words, kung hindi namatay si Jesus, mga kaibigan, mga kapatid, wala tayong pag-asa. Sapagkat dahil sa wala siyang taglay na kasalanan, siya buhay after 3 days. Kaya tayo naman, ay kung malimbawa ay tayo ay namatay, tayo bubuhayin kasi nagkaroon tayo ng pag-asa mula kay Jesus.
Gayun na lamang, sabi nga niya sa John 3:16, ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. So malinaw to sa lahat ng ating pag-aaral, si Kristo ay hindi Diyos, siya ay anak ng Diyos, ibinigay, may nagbigay. Ang Diyos ay nagbigay ang kanyang anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak. So yun ang pinaka-importante, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pagbabalik niya. Two slides na lang ito, mga kapatid. Importante kasi ito na sa Exodus chapter 33, sa verse 18, ay malinaw na sinabi niya na isinasamo ni Moses na ipakita sa kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaluwalhatian means character of God, ano yung character, merciful, and yet severity, kapag ikaw ay gumagawa ng mali, ganun din siya. Sabi niya, ipakita mo yung kaluwalhatian. And then, sabi sa Exodus 34, ang Panginoon ay bumaba mula sa ulap at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang kanyang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya at itinanyag ang Panginoon, ang Panginoong Diyos, na puspos ng kabagan, mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, sagana sa kaawaan at katotohanan. Ito yung karakter niya. Pinakita ng Diyos mula kay Moses yung kanyang kaluwalhatian. Alam naman natin na nakita ni Moses sa isang anghel na siya ang kaluwalhatian. Sinong kaluwalhatian to? Ang sinabi niya na siya ang niyang pangalan. Sinong pangalan to? Naalala ba ninyo? Emmanuel, nang ibig sabihin ng ating Panginoon in the future. So itinanyag na ba siya? Ipinakita na ba siya from the very beginning? Yes. Mula sa Exodus, ipinahayag na siya. Subalit sa huling araw, ipinakita siya. Sabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So malinaw na malinaw yun, mga kapatid. Hindi tayo maaaring magkulang o magkamali na ang manifestation ng Diyos ay nakita through kay Jesus Christ. Sa huli, mga kapatid, isipin lang natin to. Ang pangalan, si Jesus, ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang plano ng Diyos, ang kaluwalhatian through kay Jesus Christ, ay makita ng lahat. So, ito yung tinatawag na nakapangyarihan ng Diyos na sa pamamagitan ni Jesus ay makita natin ang kanyang plano from the beginning hanggang sa kauli-ulian. Yun lang, mga kapatid, at